Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. May ilang nagkakasakit ng evacuees kasabay ng pananatili sa mga evacuation centers dahil sa tumitinding pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Kaya naman, inatasan din ni Pangulong Marcos ang government agencies na tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng evacuees maliban pa sa pagkain at cash aid. Samantala, sa panig ng provincial government, gumagawa na raw ito ng hakbang para masigurong magpapatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng paggamit sa classroom bilang evacuation shelters. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Magdadalawang araw ng milagnat anak ni Nanay Melanie mula nang lumikas sila nito Lunes sa Santo Domingo Central School dahil sa pag-alboroto ng Mayon Volcano sa Albay. Kung kaya naman, tigil din siya sa pag-sideline sa pinagtatrabahuang salon. Imbes na nasa trabaho ako, andito po ako para magbantay sa kanya. Warang kita. Posible anya nakuha ito ng anak dahil sa matinding init at sobrang siksikan sa loob ng evacuation center. Mahirap sir dito sa evacuation kasi mainit. Kahit ang 69 anyos niyang ina na may sakit sa puso at diabetes, todo tutok sa electric fan. Pwedeng mag-high blood ka kasi maintenance man ang high blood ko. Oh, tubig. Ang bili ng doktor, tubig lang, maraming tubig lang. Tsaka ang gamo talaga, continuous. Bukod sa lagnat at high blood, may ilan na rin nakakaranas ng ubod sipon. Kahit puspusan ang ginagawang pag-monitor ng health workers sa mga evacuees na may sakit. Tuloy-tuloy din ang pagtuturok ng LGU ng bakuna kontra pulmonya sa vulnerable sector, particular na sa mga nakatatanda. As of now, talagang binibeef up ko yung medical team ko na umikot. At the same time, may nakastation. So everything is reported naman sa akin. Kung nasaan yung mga pasyente natin, punta natin. Bukod dito, asahan din daw na mababawasan ang mga nanunuluyan sa evacuation centers. Medyo nadidecongest na po ang mga evacuation center natin. Dahil ang karamihan po ay gumagawa na ng mga kanya-kanyang shanties na wherein may privacy sila, at the same time medyo po lumuluwag na ang... Kaugnay nito, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang government agencies ang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente, lalo't hindi lang anya pwedeng food packs o ayuda lang ang papamahagi. But if sometimes it's not cash, matagal namin pinag-usapan anong gagawin natin sa mga bata na hindi nakakapag-aral, na walang ginagawa. These are other issues that are basically not quantifiable, but they are important. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan hindi makakauwi ang mga evacuees sa kanilang tahanan, kaya naman pinag-aaralan na rin ng provincial government na i-relocate ang mga residenteng nakatira sa permanent danger zone. Isinusulong din itong isa batas na ang pagbabawal at tumira sa mapanganib na lugar. Every 3 or 4 years kasi may ganito kami mga events. And it's a big burden kaming pondo and of course meant. So kailangan talaga po yung na pag-resettle. I-settle po natin sila sa mga lugar na hindi po nabibilang doon sa danger zone. Sa ngayon, pumaro na sa 13.5 million pesos na halaga ng tulong ang napalabas ng national government sa mga apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.